Peping Kidlat. Peping Kidlat. Nandun pala si Peping Kidlat, no? Okay din yung drafting nito, eh. Pero ito, dito ako. Hirap. Parang OC ako ulit. Kaso, di ko talaga trip lang yung ano. Yung double Akai, Akai na pick. Na pick. Ah, oo nga. Ako naman dito, nagandaan ako sa double tank lineup. And anyway, let's see kung anong mangyayari sa laban na to. Here we go, game number 4. Let's go. In our game number 4 dito sa ating bracket number 4 sa ating Sambay League, hatid sa inyo ng Sambay League TV Season 8. At syempre, kung gusto nyo makisabay sa kabag, dumoble ang kama at sumpa. Nako, baka di nyo pa naririnig ang tungkol sa Sabong International. Kung nagtatanong ka man kung paano makapag-cash in or register sa Sabong International, tatlong tao lang po nandiyan sa ating pin comment ang pwede mong tanungan. Nandiyan po si Ma'am Altewan, si Ma'am Christine Abila, at syempre si Ma'am Levy Tuason. Silang tatlo lang po ang tanungin natin kung paano ba makapag-cash in, cash out, or register sa Sabong International. And the same time, i-download nyo na rin ang pinakabagong application ngayon kung saan pwede kang kumita ng gem, and that gem is good as cash. Walang iba kundi ang like ko, like nyo, like nating lahat na like ka up. At syempre, para mas marami pang tao, maabot natin at mabigyan natin ang pagkakataon na na ma-expose sa ating matinding bakbakan dito. Oo. At balang araw magdala sa kanila sa pro scene, ay inaanyanyahan ko na po kayo na i-like, i-share at i-follow po ang ating page na Tambay TV para po mas lalo pa lumaki ang ating pamilya. At nang sa ganon, dumami pa po ang ating papremyo hindi lang po sa mga players kundi pati na rin syempre sa ating mga viewers. Oo. At eto na nga, para sa side ng OEC, nandito si Karma ang gagamit ng ating Alice, si Paolo Cute ang gagamit ng ating Khalid, si Walang Pangalan para kay Peping Kidlat, at syempre si Toby ang gagamit ng Akai, at YZU XZU ang gagamit dito ng ating Ling. Temples of Blaze have been committed here. First blood going in favor ng ating underrated esports na daling aron si Akai. Nagkakatakbuhan ng konti, running low ang ating ano Ling, pero wala nang mangyaring kaguluhan. Para sa side naman po ng underrated esports, nandito si Podcast ang gagamit ng ating Changi, si Kioy para sa ating Cho, Ryan Sorisu para sa ating Basha, si Chupapi Munyanyo para sa ating Uranus, at Sauce para sa YSS. Familiar to si Chupapi Munyanyo sa akin. Nakalaro na yan kasi naikas ko na to. Ako nagkas ng game nito, naikas ko na to dati. Medyo familiar yung pangalan niya. Tsaka to si Podcast. Yan. Pero the rest, medyo bago yung pangalan parang sa akin. Bago, eh. Oh, bago siguro. Baka nagre-roster sila. Ito si Sos, parang ngayon ko lang narinig eh. Pero let's see mga kaibigan. Ha? 0-2 po ang scoreline natin mga amigo. Yamado po rito ng county sa gold. 1K gold advantage ang underrated esports. Ito, unang pumorma dito sa turtle ang Oshi. Pero nakaporma rin ang ating underrated esports. But this will be a 2v2 situation. Not unless tumulong ang mga nasa mid lane. At ito nga, El Clasico sa baba. Uranus sa ating Alice. Di magkakapatayan yung dalawang yan. Kaya nga El Clasico yan eh. Di nakakapatayan yan. Ooh. The first turtle going in favor ng underrated esports. May madadali ata. Yes. Nako, medyo para sa akin mga yako, no, I'll take that trade anytime. Kasi core yung napitas eh. Correct me if I'm wrong guys. Okay lang. Dumami pera nyo. Basta yung core nyo walang bilang. Oo. Diba? So para sa akin, ano eh, I'll take the trade anytime. Medyo hindi maganda yung trade-off na nangyari na yun. In favor yun para sa akin ng Uishi. Sabi naman yung Uranus. Nako, oo nga. Pero tulad nga sinabi ko kanina, ang problema lang dyan matigas. Pero mamaya, late game, kung aabot sa late game, Magic Seraph has been casted in here para umagaw ng red buff. Pero hindi niya maaagaw. Nagkakatakbuhan. Si Akai medyo naganda yung pagkakatalo niya rin mga sa team. Hindi siya nadali rin. Ito, pakiramdaman. Crash gear, umiikot, nagamit ng babanggain. Pero wala siyang mababangga. Yun, oh. Sa taas pala, El Clasico rin. Chu sa ating Khalid. Ako, isang sumisipa, isang nagdadasal. Tingnan natin sino mananaig. Mahusay, ah. Nako. This can be anyone's game, mga yakaw. Tao dyan. Hop, tingnan natin kung sisilip siya. Pero maganda, kung sisilipin mo, lalo kong Chu kasi papabor pa pagka nag-way up the dragon siya agad-agad. Oo.
Medyo papabor pa ng konti yun. Here we go. Paksa naman. Nasa ating mid lane. Yes. Up. Ito nga, Mountain Shaker has been casted in here just to check the position ng ating Oshi. And medyo bawas-bawas na ng konti. Running low ang ating Farsa. Nagliligid ang ating Uranus. Oy! Pero sasalubungin siya ng ating Alice. Naka Blado has been committed in there. At pero running low ang Alice dito. Pumasok ang ating Link. Oh, tanggulolong si Crash Gear. Sino kayong mababangga? Walang nabangga si Crash Gear to. Hindi. Nabangga niya ang Alice. Alice running low. Pumasok mga boom! Pinato ng batya. Baksak ang ating Alice mga Sir Chip. At eto pa. Gusto pa. Kalit pumasok oy, dito. Dolomite ginamit na. Pero Rare Strike has been casted in here. Pero walang tinatamaan. Akay running low. Nasa akay doon niya. Oop, teka lang mga bibigyan yata ang ating Uranus. Jungle Bolo, no? Yes, nataga doon. Ooh, that is a 2-for-nothing exchange. Going in favor nating Oshi. Maraming clash ang nagaganap all over the map mga Sir Chief. Nako, palitan bigkas po ah. 1,000 pa rin po na nanatili ang kalamangan dito ng ating underrated esport. Clock of Destiny is up na para sa ating Alice. Ooh, na siya pa nakakuha ng turtle. At ito pa, mukhang makakapitas pa nga mga Sir Chief. Nako po, mukhang tumalong yata ng kapirasong konti. Pumasok dito ang ating Uranus. Oo, matigas ka pero walang matigas sa apat Sir Chief. Naikutan pa nga siya ni Akai doon. Naku po. Triple kill para kay Akai. Misplace after misplace ang nangyayari dito mga Sir Chip. Dasad pa. Middle lane dito. Yeah, ako sure. Pero pero medyo malungkot na katotohanan na nangyari doon. Si Akai ang nakakuha ng kill. Oo, yun lang. Naku po. Eh, meron ngayon bounty sa ulo ni Akai. Alam niyo naman ang tank. Nakadestinong mamatay yan, Sir Chip. So ngayon, masama niya. May bounty siya sa ulo. Pero anyways, still, that is a triple kill. For his favor. So, delikado. Ulti pa out. Hindi. Sacrifice na yung buhay niya. Alam niya nang wala siyang paano rin eh. Ano mayari? Mountain Shaker, checking position ng ating Uishi. Pero wala namang mangyayari kaguluhan mga Sir Team. Okay, magandang pinapakita rito. Both teams, mga kaibigan. Na 6-5 ating scoreline dito. At bumalik na po ang kalamangan. Going in favor na po ng ating Oshi. Oshi. Oshi nga. Oshi. Yes, let's see. Nako, mainit yung bakbakan ha. Evenly match pa po ito as 6-minute mark sa ating laro. Ito na ang grupo ng ating underrated. Titignan natin mukhang papasukin dito pero nandito na si paring Akai ng ating Oshi. Pero yun na nga, kalasa na. Pero ito, magic setup has been committed. Titignan natin pero syempre disiplina pa rin ang mga players natin. Pero sayang yung Oshi, hindi sila nag-force ng issue doon. Napaano kayo doon, Sir Chip? Nagamit na yung apoy, nagamit yung gulong, nagamit yung magic sarap. Tapos, pumayag kayong mag-atrasan. Kasi mali tayo dyan, Sir Chip. Ba't kayo pumayag na atrasan? Dapat yung pinurse nyo yung issue, Sir Chip. Wala nang skill yung mga yun eh. May feather airstrike pa kayo. Pero anyways, mag-penetrate eh. No? Baka meron silang naiisip, napansin na hindi natin nakikita kanina. Siguro, baka inakala nila maraming magkakasama yun. Kaya yung aggression tuloy pa rin. Pero it is what it is, my friend. At eto nga, changin natin, magic sarap has been casted in here. Si Dolomite pumasok na, luluhod pa yan. Yes, nagdadasal na nga ating Dolomite doon. Nakuha na ang turtle ng ating Link. Running low ang ating Khalid. Khalid will fall down ba? Oh, yes, Khalid will fall down. Pero eto, puro critical sila rito. Nagahabol ang ating Link. Isa na, bumagsak. Make that 2. That is a 2-for-1 exchange. Make that 3 ba? No! Nako po, shutdown ang ating Akai. Yun ang sinasabi ko. May bounty sa ulo ang Akai. That is a 2-for-2 trade. Wala nang mana pala si Karma dun. Sayang. Yes. Naku, miscommunication eh. Pinasok. Eto. Makita natin ito. Pinasok siya ni Akai. Pagpasok ni Akai, wala pala siyang kasama dun. Yun o. Tapos ano. Meron pa silang binabanatan kasing Uranus dun eh. Pero okay sana. Maganda yung pagkakaipit dun. Madadali sana. Wala nga lang follow-up damage. Miscommunication para sa ating Oshi. Pero still, it is what it is. Vlado has been committed here para sa El Clasico pakbakan. Ng Alice. Yes, nako, may kalalagyan sila sa Alice natin. A late game, Maestro. Mountain Shaker just to check the position ng ating Oshi dito. Medyo maganda yung ginagawa ng ating spamming the Mountain Shaker. Siyempre, nakakaagaw din ng farm yan paminsan-minsan. Minsan nga, bad trip yan, ikukuha ka ng buff.
Pag mountain shaker, sasakto. Bad trip ang butik ko. Naagaw pa. Naagaw pa yung bump. Ang kalayo-layo ng umaga. Nagulat siya roll. Hindi niya inaasahan. Walang gulong yan, Sir Chip. Di makakatakas yan. Nakupo, nagulat siya roll. Alam ko, inaasahan niya. Meron siyang tatamaan. Kaya nga siya tumalun eh. Nakupo, napitas pa nga doon ang ating YSS. Isama mo pa ang ating Chang'e. That is a 3-for-nothing exchange. Make that 4-for-nothing exchange. Going in favor ng ating OC. Napitas na nga yung Basharon. Nag-commit pa sila. Eh, nasa mali tayo dyan sa tip. Pag nadali yung isa, syempre dapat atrasan na mga senyores. Nako, unang-unang pumapasok sa clash. Akala mo mag-audition sa singing contest at walang kadala-dala. Kabubuhay mo lang, ha? Oh, praning Lorito ang ating Akai. Nako, ginamit niya na ang kanyang ikot-ikot technique para makatakas. Baksak! Pinagsasapak nga Way of the Dragon para sa Ling Ling. Running Lorito, mukhang madadali yata. Hindi, makakatakas na. Mukhang alay na ang ating. Oy! Pero hindi, hindi pa alay ang ating Akai. Baksak ang ating Chum, mga Sir Chip. Nag-aabol pa ating Khalid dito, pero awat na sila. Dahil nandito na ang backup. Nandito na si Boy Gulong, kasama niya si Chang'e. Oh. Awat na daw, awat na. 4K na mga senyores, kalamangan ng ating OC ha. 4K na, 13-8 ating scoreline. Going in their favor. At eto nga para sa ating item check mga Yaku. At dito ang ating Ling, meron na siyang Raptor Machete, Warrior Boots. Demon Hunter, tsaka Endless Battle. Tapos papunta siya, ano yun? Belt ba yung bubuhay niya ron? Parang Yaku. Oh, belt, oh, buhay siya. Best yan, sure. Thunder Belt. Thunder Belt. Tapos dito naman, para sa ating... good item choice naman para sa YSS. Magbe-Blade of Despair na siya agad kasi nga medyo lack of damage siya at medyo getting late into the game. Para may contribution siya, inuna niya na ang Blade of Despair dito mga Yaku after na kanyang Raptor Machete. So, okay na din. Damage. Yes, pero ang sad story rito mga Yaku ha. Tignan nyo ang Alice dito. Meron na siyang Winter Trajan and going na siya sa ating ano Holy Crystal. Holy Crystal. At eto nga, buo na nga ang Blade of Despair ng ating YSS. Nako, tingin ko may makulit na Alice na Yaku, papasok. Yaku, hindi ba kalamit ni Reaper? Ay, ito lang sure ha. Parang kalamit ni Reaper yan. Pero parehas eh, no? Parehas na dalawang libro ang requirements on. Eto na nga, naibig na sakto, magandang galawan doon. Eto, pumasok ang lane, tank plus of play, running long, Chang'e, Chang'e will fall down. Yes, double kill para sa ating Ling doon. At eto, nagpamarcha na nga sa ating bottom lane, ang ating Lord. Yes. Eto na, ipagsasabay-sabay nila ito, Yaku definitely. No? Tingin ko pupunta sa top lane ng ating Ling para masabay-sabay. Mountain Shocker, kilimit dito, running long, ating Parsa! Anong ginagawa mo doon? Ano ba, naglag ba yun? Dalawang pitik lang nangyari sa kanya, pinitik ng Chur, patay. Baksa nga doon ating Parsa. So, ito na. Tingin ko ito yung magiging dahilan kung ba't di sila makakabasag. No? Wala kasing magtataboy, Yaku. Wala magtataboy. Eh. Sayang oh. Ano, naitaboy sana ngayon yan, tapos ngayon, babasag na yung nasa baba. Pero ito, pumasok na si Dolomite dito, same as Akai, umiikot-ikot na nga rito. Uy, ang ganda ng zoning na ginagawa ng ating Akai, Templates of Blade, pero walang tatamaan yan dahil patay na nga ang mga kalaban nila dito. Pero mukhang masyado maasim ang galawan, nandito ang YS, balak niyong kumatay. Yes, double kill para sa ating Uranus mga Sir Chip. Running low na rin ang ating Akai dito, balak niya kumuha ng blue buff. Nandito ang Uranus to contest that blue buff, pero hindi na magtatagumpay. Mountain Shocker has been committed again. Pero eto na nga, no? Grabe yung mahabol pa rin, no? Si parang Uranus. Yes! At tignan natin, ha? Sige, si Uranus. Kung hanggang saan ang tapang mo. Nako, nasa mali na yan. Umalis ka na, kaya ako sinasabi sa'yo, nako, pag na-stuckan ka niya, may kalalagyan ka. Eto pa isa! Hindi tumatama ang skin mo, bata! Ang ginagawa mo. Sayang nakabasag talaga kung di napitas yung ano. Farsa. Yung Farsa. Tapos yung masyadong maasim yung ano nila, in nila. Ang problema, wala silang out. Nakapag-in sila doon, wala silang out. Oh, nako. Huwag kang nagkaganyan. Level 12 ka lang. Level 15 na ang ating Ling. At eto nga muli sa ating item check dito. Yun na, nakabelt na nga yung ating Ling. So, ano kaya itong last item niya? Blade of Despair kaya ito? Pero tingin ko hindi. Oh, better strike! Uy, isang one hit na lang ating Chudo. Pero abulin na ni Ling yan. Hindi! Hindi niya inaabol. Mas gusto niya ang YSS Templates of Blades has been committed here. Running the YSS Templates. Umiikot na ang Akai. Naipin niya rito ang Basha. Pumasok mga Alice. Pero hindi napindot ang Alice. Pero nakaabot naman yung Alice natin doon mga Sir Chip. Sayang, hindi napindot ang Alice. Ang ganda sana ang pasok ng Alice. Hindi niya napindot yung first kill niya. Hindi siya nakapag-blink. Nasa mali yung Alice doon, Sir Chip. Naubos yung oras. Oh, yung duration ng kanyang first kill. Hindi niya napindot.
Ganda sana ng passing nero. Pero anyway, eto na. Mukhang babasag na nga sila rito, mga Yako. This will be a 2v2 situation. Tingnan natin dito. At 2v3 situation. Going in favor natin O'Shea. Pero hindi. Hindi lang pinapos yung issue. Hindi ko alam kung bakit. Ayon na ipos ang issue. Dalawa na lang naman ang de-depensa. Pero anyways, mas gusto lang mag-farm. Tingin ko that's a good decision. Especially kapag patay yung kalaban. Siyempre, perfect time yan para mag-farm ka. Kasi nga, yun nga yung magiging advantage mo eh. Hindi sila nakakapag-ipon habang nakakapag-ipon ka. So, dahil kung hindi ka magpa-farm, makakalakas dahil wala silang buff. Yes. Eh, kung hindi ka magpa-farm nang habang patay yung kalaban, napano tayo dyan, Sir King? Pag buhay na, walang, parang walang nangyari. Napatay mo lang siya, pantay pa rin yung gold nyo. Eto na, 20 seconds. Lalabas na dito ang ating level 2 Lord. Ako to, nasa mali. Ah. Dalawa yung tank ng underrated pero hindi nila nagagawang protektahan ang kanilang YSS. Or let's say, medyo misposition lang ang ating YSS sa bawat clash. Pero kasi meron Ling eh, na kayang pumosition kagad-agad para nga i-shutdown ang ano, YSS na yun. Tsaka yung ginawa niya kanina, na medyo parang nga sa akin, good decision yun. Kasi nakasampa siya sa pader. Ngayon, pag bumaba siya, hindi siya makakasampa kagad. Kaya kailangan niya mag-decision. At decision nga niya, ang itirahin niya, YSS. So, tulong good na, decision. Tulong na. Ito na mga Yako, tinitira na nga ating level 2 Lord. At napakabilis. Pero may Mountain Shaker ba? Meron. Ito, kinamit na nga. Nagaw! Nagaw pa nga! Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito na nga sinasabi ko. Kaya bad trip ako sa Mountain Shaker na yan. Na ako meron kasi... Naagaw pa nga. Natawa tuloy din yung bashes. Sabi niya, ay, naagaw. Wawa naman. So, magiging problema rito mga Yako. May pag-asang bumaligtad ang laban. Bakit? Kasi na-prolong nila yung laban. May YSS. Pakatatandaan natin. One of the maestro. The late game maestro ang YSS. Na-prolong nila yung laban dito bago matapos. Therefore, magkakaroon ng chance na mag-farm pa ang ating YSS. Pero hindi ako. Papatay nata. Yes! Nako, sabi niya, may lord pa kayo. May lord pa kayo. Umago ka pa. Nako, running go, Ling. Ling will fall down. Yes! Nadali pa nga doon. Ling, mukhang tumalong na. Sa mga, bumabasan. Anong ginagawa niyo? Nako po, mukhang bumaligtad pa yata ang B4. Eto na. Nandito ang Parsa para dumipensa. Tingnan natin, Federal Strike. Meron ba yan? Wala. Pero ginamit ang ulti ron para lang to clear that minion wave. Meron pa lord na level 2 sa taas. Running low, Uranus, sinabol ng ating... Uy, hindi pa umabot ang ating alis. Eto nga, Blood will be committed as well as Wave the Dragon. Pero teka, nasa mali yata Wave the Dragon mo, bata. Pero okay lang yan. Kasi didepend sila. Nako, akala ko muntik pang bumalik na the paper, Sir Cheat. Uy, dali pa si Akai doon. Well, okay lang yan. Trying to buy time para mabuhay ang kanilang Link. Kesa naman, ma-full commitment ang ating underrated na mag-push sa ating turret. So, okay na rin siguro yung ginawa ni Akai na yun na buying some time nga para sa kanyang kakampi. Good decision yan para sa akin. Ano ba yun? Kala ko matatapos na. Yes, akala ang ko. Ang ating Hoshi doon. Malas tatlo eh. Tatlo kasi sila nasa loob eh. Ang ganda pa naman nung computation nung pagbaksak. Pagbaksak. Pumalo si Ling, bumaksak, pumalo si Ling. Pagbaksak, bugpatay yung Lord. Nako, nasa mali ah. Nasa mali yung pagkakaagaw na yun. Pero anyway, yung pagkakamali, medyo nag-break even na naman ngayon. Pero eto, tingnan natin mga Yako ah. Kasi medyo na-prolong nga nila dito ang kanilang pagdurusa. At na-prolong nila ang pagbakbakan. So therefore, medyo nakapabor yun sa ating underrated esports. Oo. Nako, eto nga. Nako, Holy Crystal is up para sa ating Farsa. Woo. Interesting. Oy! Oy! Dali ka dyan! Anong ginagawa mo dyan, bata? Wala pong post na tinatawag. So definitely, hindi ko po alam kung bakit nandun na nakatunga nga ang ating Chang'e. Eto, running low. Nagkakatakbuhan ng konti rito. Pero abutan nga niyan, Temples of Blades as well as the Dolomite. Ang ganda ng combo. Eto na ang problema nyo. Pag wala yung core nyo, wala kayong damage, mga Sir Chip. So anong gagawin nyo ngayon? Aloy! Up! Ayaw! Nasa mali! Nasa mali naman yung Ling doon, Sir Chip. Ayaw! Naku po! Sir Chip, anong ginawa? Eto, pumasok yung Way of the Dragon. Sigurado yung ikakas niyan, pero ba't wala? Hindi niya kinas yung Way of the Dragon niya, Sir Chip. Napano lang ating Chiu doon? Naku po! Anyari, may... Ay, kitang-kita cooldown yung Way of the Dragon. No? Nasa mali yata ang galawan dito, Sir Chip ha. Pero ito, yung tanggulolong, gusto niyang bigyan dito. Ang up, teka lang, nagkakatakbo ng konti. Parsa, lumayo ng konti. Ito na, Feather Airstrike. Definitely, bibitawan niya ang kanyang Feather Airstrike dito. Pero ayaw niyang bitawan! Anyari? Ayaw magbitaw ng Feather Airstrike. Oh, okay na, tumakbo na. Ano ba? Ano ba yung delay?
Delay ba tayo o kamay niya yung delay? Naku, may lag. Doon lang. Ano ba yan? Diyos ko. Yung isa naman, ang daming energy, hindi umano sa ano, sa bato. Diyos ko! Hindi, tsaka ano, kahit naglakad na lang siya eh. Ano yung paikot-ikot siya nun eh. Kahit naglakad lang yung link, di siya aabutan eh. Sigurado di siya aabutan. Eh, nagpa-cute-cute siya, nagpa-dogi-dogi siya rin. Nabutan tuloy siya. Naku po, dali ba? Pero hindi, eto na. Eto, Dolomite! Binitawan na nga rito, pero hindi. Nandun ang kanyang kakampi para dumipensa. Luluhod ba ang ating Khalid? Hindi, meron pa yung immortality. So definitely, hayaan niya muna mafap ang kanyang immortality bago yan magdasal. Pero syempre, wala nang kalaban. Magdadasal na siya. Ayan na nga. Naku po. Wara sustain para sa ating Khalid. Kita niyo man, punong-puno na ulit ang buhay. Parang wala nangyari. Sakit ng lingo. Eto na. Mukhang try na. Oy, Mountain Shaker naikas na para hindi naman agaw yung Lord. Oh. Ayan na. Early Mountain Shaker has been committed just to check the position ng ating Oshi dito. Pero ito, Tanggulolong umikot na as well as the fire burning on the dance floor has been committed in here. Running low. Pop, Dolomite pumasok. Pero nasa likod ang ating YSS. Indefinitely, hindi masakit ang kanyang damage mga Sir Chip. Whoops, running low. Baksak dito ang ating Pasha. Pero buhay pa ang ating Uranus na napakatigas. Naghahabol pa siya rito, Sir Chip. Paano yung isi-shutdown niyan? Boom! Baksak ang ating Akai. Naku, nasa mali yata ito. That's a 2-for-1 exchange going in favor nating underrated esports. Hindi na sila bumabawa, Sir Chip. Nasa mali yata ang Ocean natin dito. Kaya nga, sila pa naglo-lord dito, Sir Chip. Pero may feather strike. Natamaan na nga ang ating pasa. Hindi nakailag. Paano nangyari yun? Shoot naman. Ah, yun, may Purify. Purify has been pop para sa ating pasa. Kaya hindi siya tinamaan ng sipado ng ating Joe. Pero ito, running low na rito. Ang ating Lord na dali pa ka ng Way of the Dragon. Ang ating Ling. Ling will fall down. Same as Pasa na ako po. This is a disaster. A wipe out para sa ating underrated. You're just delaying the inevitable. Wipe out. Come back Israel. Israel. Para sa ating underrated esports. Nako po. At tingin ko, halis lang. Hindi sapat yan para dumipensa. Yes, may winter truncheon yan, but that is not enough to defend para sa lima. At may kasama pang Lord. Eto na! Yes, eto na nga. Bloodwood has been popped in here. Lock and so, winter truncheon. Nandito rin ang Akai. Pwede siya magpaikot-ikot. Pero tinitipid niya. Tinitipid niya ang pag-ikot-ikot niya. Dolly. Whoop, teka lang. Ito, pumasok ang Alice natin. Way of the Dragon. Ang being casted. Boom, baksa ang ating Alice. Ayan, umikot ka ngayon mag-isa, Akai. Naku po. Eto na. Eto na. Iikot syempre yan. Mag-isa lang siya. Kaso, that will be useless kasi wala ka naman dami. And there you go. Congratulations. Pasok na kayo sa quarterfinals. Underrated.